ang mga bata hindi nakakatikim ng mga Diyos. Ang Talisay ay maituturing na isa sa mga progresibong bayan dito sa Batangas. Tinaguri ang Seedling Bowl of the Nation dahil sa ang 80-85% ng mga pananim na nakakaabot sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas ay nagmumula dito sa Talisay. Sa katunayan, isang pista ang ipinagdiriwang tuwing Pebrero na hango sa mga katagang punla sa pag-unlad. Ito ang Punlad Festival na siyang nagbibigay diin sa naging ambag ng mga pananim sa malaking pagbabago sa bayan ng Talisay. Subalit, sinong mag-aakalang sa kabila ng kwento ng pag-unlad na ito ay makakatagpo tayo ng mga naiiwan sa mabilis na pagbabago na nangyayari sa kanilang kapaligiran. Sa mataas na lugar ng Barangay Miranda, isa sa mga barangay dito sa Talisay, nakilala namin sina Chukchuk at Dagul, ulila sa ama at iniwan ng ina. Abala sa paghahakot ng kahoy ang mga bata nang sila ay abutan namin. Sila ay kasama ni Lolo Ruel. Doon namin napag-alaman na sila pala ay magsasalang ng ulam sa mga oras na iyon. Isasangga. May paraang lupa ay hindi. Ito ang isa sa kanilang pinagkakakitaan, ang pag-uulin. Tapos puputulit, tatagtarin muna ng panliit para may patas mo ng ayos. Para may sanang-san mo. Sanang-san, ganyan. Tinabuhin natin kanina. Tapos yung matabunan, didikit-didikit na. Mga dalawang araw yun. Dalawang araw, di pagka naluto na, yung palalamigin na konti para mamatay apoy. Pasalaksakin mo nung kahoy yung lupa, para yung lupa lumusot sa uling, mamatay ang apoy, ang baga. Saka mo ngayon nahangoy siya. Kung siya mapasaya ng tubig, masama ang uling, hindi natin kasing gano. Habang ang mga bata at si Lolo Ruel ay abala sa pag-uuling, nagkaroon kami ng pagkakataon upang makipagkumustahan kay Lola Lucy, ang lola ng dalawang bata, ang ina ng ama ni Chukchuk at Dagul. Nanay Luisa, kayo po ang lola nitong si Chukchuk at si Dagul. Ano po? Ibig sabihin, kayo po ay magulang ng kanilang ama po. Ama. Kayo po ay sa father's side. Paano po napunta sa inyo ang dalawang bata? Noon pong edad 3 taon si Chokchok, kinuha ko na po sa ama. Mula sa ama po. Yun po ay mula saan? Mula po sa Antipolo, Maynila. Antipolo, Maynila po. Tapos si ano po? Si Dagul? Si Dagul po naman noong aking kunin, eksakto siyang 4 taon na noong namatay ang kanyang ama. Na kinuha ko ang bangkay ng kanyang ama sa Antipolo. Kasabay na po ang dalawang bata? Una po si Chokchok sa akin. Ah, okay po. So, ibig sabihin po, nung mamatay po ang ama nitong si Chokchok, ay siya po'y nasa inyo na. Opo, ma'am. Tapos ang kasama lamang po ay si Dagul. Mm-hmm. Bakit po ninyo kinuha ang dalawang bata? Eh, ang mga po nila ay dito ko inilibing sa Talisay. Ay noong mailibing ko ang kanyang ama dito, iniwan na siya dito ng kanyang ina, ng dalawang bata ngayon. Nang buong pag-asa ko po na may babalikan pa ang mga bata. Ay noong pong katagal-tagala, nawala na ako ng pag-asa sa pagbalik ng kanyang ina. Dumating na nga po yung naedad ng mga bata ay
tinatanong ko, paano kung hindi na kayo balikan ng ina niyo? Eh, ang sagot po ng mga bata sa akin, eh, at kung siya hindi bumalik, hindi ang kalaman lola. Sa akin po, pinagsikapan ko po sila na kahit pa paano mapapag-aral ng elementary. Kita po naman nyo siguro ang aming kahirapan. Pero iginagapang ko po ang aking dalawa po. Hanggang sa ito lumaki na. Ang edad po nitong si Chok Chok ay 12. Si Chok Dagul naman ay 13. Yung aking Chok Chok ay grade 7 na po ngayon. Opo. Ang Dagul ay grade 7. Ibig sabihin po ay inaring nyo ng inyong inyo na hindi na lang po basta mga apo, kundi ay, mga anak. Hindi ko na po pati ibibigay sa kanyang ina yan. Hmm. Ako na po kami sabi. Kahit pa sa ngayon dumating siya, sabi ko kunin niya. Dahil siya may kinausap ko nung una na habang maliit ang iyong mga anak ay kunin mo na. Dahil pag malaki, hindi yung puhunan, ma'am eh. Hindi yung puhunan. Dahil ang puhunan ay pwedeng wala. Yung dito, ma'am. Dahil ang aking mga apo ay kumbaga ay higit pa sa nanggaling dito sa piyan ko. Hindi ko na ipamimigay ka ako niyan. Ang dami, ma'am, na ampon. Ang sabi ko, ay, kaya kong pakainin niyan. Ano yung tuta? Ibinigay na nga lang ng ina. Tapos kukunin pa niyo. Eh, hindi na. Akin lang po yan. Kaya tinamdis ko ng aking mga apo. Kailan niyo ako iiwanan? Sabi, ang sagot ko ni Chok Chok, kailan mamamatay ang tao, lola? Doon kita iiwanan. Kaya ang sabi ko, baka sabiraan niyo yan ha. Pagka dumating ang inyong ina, hindi lola, nung yung permahan nila ang birth certificate namin, ibinibigay mo na kami, dinig namin eh. Pero hindi kami lola sasama. Pero to, ma'am, ang ina'y dumating, natulog dito, alam mo sabi ko, Chok-chok, Dagul, sabi kayo sa nanay niyo. Nanay niyo yan. Alam niyo ang sagot ni Chok, ikaw na lang kuya. O sinagot ako ngayon ni Chok-chok. Inisip ko din naman ako ina din. Eh, masakit na naman. Na ang isang anak ay lumayo. Mm-hmm. At ano, di ka pa ako yung aking apo. Lalo na yung, ma'am, tutulog. Kung nakakailang bangon ako, ma'am. Dahil malamig ang panahon ngayon, kukumutan ko ang aking mga apo. Iniaayos ko ang tulugan nila. Tuwing tanghali naman, pagkatapos nilang kumain, pumupunta sila sa ilog upang maligo. Medyo may kataagalang panahon na rin pala nang masira ang tangkeng pinagkukuhanan ng libreng tubig ng mga taga doon. Dahil na rin nga may kataasan ng lugar, nahihirapang mag-ahon ng tubig ang motor ng gripo. Mayroon namang ibang water system na pamimilian, ngunit hindi ito libre kung kaya't mas pinipili ng karamihan doon ang pumunta sa ilog. Kaya naman, hindi nakapagtataka na nadatnan din namin ang iba pa nilang mga kabarangay na doon din naliligo at naglalaba. Batid ng mga nakakatanda ang panganib na nakaamba sa tuwing nagpupunta sila sa ilog. Kaya hindi nila hinahayaang ang mga bata ay umalis ng sila-sila lamang. Ako po sir si Lara Joyranas. Mga pamangkin ko po ang dalawang batang naliligo. Pagka po ganitong pahapon na palagi po kami pumupunta sa ilog dahil mahirap nga po ang tubig. Mahirap din po maglaba kaya dito kami naglalaba. Pero hindi naman po sila pinababayaan pumunta dito dahil delikado po gubat, baka makagat ng ahas. Kaya palagi pong may kasama. Kaya po palagi kami pumupunta dito para mas makaligo po ng ayos. Dahil pag sa bahay nga po at mag-iintay ka ng tubig, wala talaga. Pagkatapos maligo, inuusap sila ni Kakang Emily upang buhatin ang dalawang sakong damit na nilabhan mula sa ilog patungo sa kanilang tahanan. Matarik, madulas, at lubhang delikado ang daan. Ngunit hindi ito alintana ng mga bata. Sanay na sanay silang magpanhik panaog sa daan papuntang ilog. Ikahakot ko po ng labahin yung mga bata. Inuupahan ko po sila. Tapos po, pagka nagpapababa kami ng niyog, siya po ang aming tigahakot. Kasama po ang kanyang lolo. Minsan po ang lolo niya, siyang nagbababa. Siya po ang tigabalat ng niyog.
napakasipag at napakatyaga po nila. So po nila sila ay kumita ng pera para may maipili na kanilang kakainin. Ayon sa aming source, sa kasalukuyan ay nagagamit ng muli ang tangke kaya hindi na madalas pumunta sa ilog ang karamihan para maligo at maglaba. Bagaman, mayroon pa rin ilang pumupunta doon para mas makatipid. Sa kabila ng pagiging abala sa pagtulong sa kanilang lolo, hindi pa rin naman ay pagkakait sa kanila ang pagiging bata. Sa katunayan, anong pangarap mo? Gusto mo bang mapanood ka rin namin sa TV na naglalaro ka? Ayan. So, ayan. Gusto kong marinig na manggaling sa'yo. Gusto mo maging isang? Iyon. Basketball player. So, ang kinahihiligan nilang laro ay ang basketball. Pagkatapos nilang maligo, palagi silang dumadayo sa kapitbahay upang maglaro. Dito namin nakilala si Kuya Lau, guwardya sa isang private property kung saan matatagpuan ang court na pinaglalaruan ng mga bata. Madalas ang mga bata doon, ayon kay Kuya Lau. Madalas ang mga bata rito naglalaro, regarding sa may palaro ng basketball. Tapos, yung mga bata naman, pagkatapos maglaro, pag tinatawag ng mga magulang, umuwi naman kaagad. Tapos, pag kung gusto nila maglaro, pinapaaral muna ng mga magulang. Tapos, kadalasan kasi dito, sila naglalaro. Tuwing ko naman, sinasabihan ko muna na tapusin muna nila ang pag-aaral nila sa module bago pumunta rito. Nakausap din namin si Lola Lucy tungkol sa paglalaro ng mga bata. Para din parang ano din sa kanilang katawan, yung pinaka-exercise nila. Masanay silang may mga kalarong bata, pati yung gwardiya nakakalaro naman nila, kabanding nila. Parang para sa akin naman, maganda din naman yung may sport at baka sakaling sa kababasketball ay matuto ng matuto, edi sa kanila din namang sarili yun. Pagkatapos maglaro, oras na ng pag-aaral. Tinutulungan sila ng kanilang tiyahing si Ate Lara sa pag-unawa at pagsasagot ng mga modules at learning activity sheets. Si Chukchuk ay kasalukuyang nag-aaral sa Doña Maria Laurel Platon School of Agriculture at nasa ikapitong baitang na. Samantalang si Dagul naman ay nasa ika-anim na baitang na sa Miranda Elementary School. Kung si Chukchuk po, mabuti po tsaka magaling po yun. Magaling siyang magsagot. Masipag sa pag-aaral. Si, ano naman po, si Alchor, masipag naman din po magsulat kaso hindi siya masyadong ganun kagaling. Hindi kasing galing ni Chukchuk. Wala bang problema sa ugali ng dalawang bata pagka sila'y nagsasagot? Wala po. Ibig sabihin talagang sila'y kapag gusto, mag-aaral. Apo, gusto nilang mag-aaral talaga. Yan, mabuti namang tingnan. Ibig sabihin, hindi ka na umumroblema. Hindi naman po. Ang problema ko lang po pag may basketball. Ang hirap tawagin pag nakapahinga, ayan. Pero pagka po oras ng module, wala po talaga. Tutok na sila. Inaabot daw sila ng gabi sa pagsasagot. Medyo may kahirapan daw turuan si Dagul sapagkat katulad ng ibang bata, ayaw niya ng maraming isinusulat. Samantalang si Chukchuk naman ay gustong-gusto ang mag-aral. Kung kaya't hindi katakatakang siya ay nasa mas mataas na baitang na kaysa sa kuya niyang si Dagul. Gabi na, pero hindi pa rin natatapos ang gawain ni na Lolo. Kailangan nilang tanuran o bantayan ang isinalang na uling para hindi malusaw ng apoy at maging abo. Malulugi sila kapag hindi nila ito ginawa. Doon sila mismo nagkakampo sa tabi ng ulingan kung saan sila ay naglalagay ng kubol, panlatag at kumot. Salitan silang nagbabantay hanggang sa mag-umaga. Animoy, di alintana ang lamig at panganib na maaari nilang sapitin sa buong magdamag. Hindi naman aking babantayan kasi yung baka magbutas, mawawalan tayo ng ulo. Mawawalan ako ng tutunaw kasi yun. Magbubutas ng malaki. Bukas, pag yung tamang bukas yan, wala na, abo na. Kaya kailangan bantayan dito tutulog. Kaya namin tinutulogan nung aming
sarang ng uling, baka mapuginaw. Hindi sayang ho ang aming pagod. Sayang hirap namin. Sa ilang araw namin inusul, inakot, inalang, eh, kailangan ibantayan. Kaya gusto kami natulog para pagka bangun namin, nadya na kami kagad kaysa doon pa sa malayo, sa amin pa, bahay pa, tatakbo ka pa rito. Eh. Abutin ng malaki ng butas. Wala nang matit ka. Katawan mo sa sako, hindi ka nalalamukin. Sa isla, ang konti. Pagka iniwanan mo kasi ang uling niya, dahil lang lang sa lamot, ay sayang lang nila. Kaya pinag-iisa na namin. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang maaga rin nilang pagbangon upang makapaghanda sa mga nakatakdang gawain sa araw na ito. Ang paborito nilang almusal ay kaning sinabawan ng mainit na kape. Subalit, minsan, sa kahirapan ng buhay, naranasan din nilang saging lamang ang kainin para mairaos ang buong araw. Nang makatapos mag-umagahan at makapagpakondisyon ng katawan, agad silang tumungo sa ulingan upang hanguin na ang unang salang. Ayon mismo kay Tatay Ruel, nakakaapat na pung sako sila ng uling sa apat na salang. Ibinebenta nila ito sa isang restaurant sa Tagaytay. Isang beses sa isang buwan silang nagsusupply ng uling sa nasabing resto. Nasa 250 pesos hanggang 280 pesos ang halaga ng benta nila kada sako ng uling. Halagang kahit papaano'y malaking bagay na upang matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang tahanan. Batid nilang hindi talaga sasapat sa kanilang pang-araw-araw ang kanilang kinikita sa pag-uuling. Kaya naman bukod dito, kinakailangan pa rin nilang umakyat sa bundok na aabot sa paanan ng Tagaytay upang manlimot doon ng mga niyog na bumabagsak na kanilang iniipon at saka pababalikan sa ibang araw para hakutin at gawing kopra. Lubhang delikado ang daan. Sa pagtahak namin ng daan patungong koprahan, nakakita kami ng mga pinagbalata ng ahas, mga ligaw na damo, at mga insektong makati sa balat kapag kumagat. Doon na rin namin napiling magtanghalian. Dahil ayon sa kanila, kadalasan kapag pumupunta daw sila ng bundok, nagbabaon talaga sila ng kanin at ng 2 lata ng sardinas. Minsan, inaabot din sila dito ng ulan at ng matatalim na kidlat. Buti na nga lamang, kahit papaano ay maganda ang panahon noong kami ay sumama sa kanila sa pag-akyat. Matagal na ding hanap buhay ni natatay ang pagkukopra. Nangangamuhan sila kina Kakang Emily. Ang unang hakbang sa pagkukopra ay ang pagtatapas o ang pagbabalat ng niyog. Sunod ay ang pagbibiyak na siyang ginagawa ni Dagul. Pagkatapos biyakin, isinasalang naman ito ni Chok sa isang animoy kubol na pinagdadarangan ng mga kopra. Mayroon itong apoy sa ilalim na nagpapainit sa mga bao na siyang nagiging dahilan kung bakit humihiwalay ang mga laman nito. Ito ang ginagawang langis, mantika, o kaya naman ay suka, ayon kay Tatay Ruel. Sa gitna ng aming interview, napag-alaman ng aming team na hindi pa pala nabibinyaga ng 2 batang ito. Noong nakaraang taon lamang din sila na iparehistro sa Philippine Statistics Office. Tapos,
Nabalitaan din po namin, base rin po sa pagre-research din ng aming team, na ang dalawang bata po ay nito lamang nabigyan ng pangalan dahil nga ngayon lamang po narehistro. Kayo na po ang gumawa noon. Ako kayo na po ang naglakad. Time, unang-una po, sa totoo lang, kay Ma'am Luntok ako nagpapasalamat. Dahil kung hindi, kay Ma'am Luntok, hindi ko pa maiisip ang rehistro. Kaagad namin itong ipinaalam sa parokya na buong loob naman nilang tinugunan sa pangunguna ng ating kura parokong si Reverendo Padre Milo C. Malabuyo. Agad na iniayos ang schedule ng binyag, inihanda ang mga papeles na kakailanganin, at saka ipinamili ang mga bata ng kanilang maisusuot sa araw ng binyag. Napag-alaman din po nga na ang mga bata ay hindi pa rin nabibinyagan. Ano po ang inyong pakiramdam na sa simpleng malasakit na itong ginagawa ng ating parokya ay ang mga apo ninyo po ang nabigyan ng oportunidad na mapabinyagan kahit sa kabila po ng edad na meron sila ngayon? Namang, ang ligaya ko, ang laki ng pasasalamat na sa inyo lahat. Tagal ko namang na pinangarap na mabinyagan, marehistro ang mga apo ko, natupad na ang isa. Kung matutupad po mabinyagan ang mga apo ko, maisasama ko na rin po sa pagsimba. Kaya po kami lahat nakatanaw lagi sa harap ng simbahan. Hindi daw po pwede pumasok ang hindi binyagan. Nang First Communion, ma'am, nakatanaw po ako doon sa mga magpi-First Communion. Mga apo ko, hindi ko mapasama. Pero kung mabibinyagan, ma'am, mga apo. Siguro, ma'am, ako na pinakamaligayang lola dito sa Miranda. Sunod-sunod na po iyan. Kapag nangyari po iyon, hindi na lamang po kayo tatanaw sa may simbahan. Dahil kayo po ay kasakasama na ng inyong mga apo na magsisimba. Noong nakaraang linggo, 12 ng Disyembre, ganap na nabinyagan na nga ang mga batang ito. At ito'y sinundan ng isang munting salusalo. Ngayon na isa katuparan na nga ang dati pangarap lamang ni Lola Lucy para sa kanyang mga apo. Ang maiparehistro at mapabinyagan sina Chukchuk at Tagul na ngayon ay kikilalani na sa mga pangalang John Altur at John Vincent or Kahada. Sa buhay, maraming pagkakataong susubukin ang tatag at tibay ng bawat isa sa atin. Mga panahong mapapatanong na lamang tayo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Gayunpaman, maging huwara nawa natin ang kwentong buhay ni Chukchuk at Tagul at ng kanilang pamilya, na patuloy na nananalig na darating din ang araw na ang pagsisikap nila ang magpapaalab sa mga pusong nag-aasam na makamit ang matatayog nilang mga pangarap.